Morning. Unang task, kailangan mo ng mag-igib. Malapit lang naman. Ito lang sa mismong pinagpaparadaan ng Bisti. Poso. Namiss kong magbobomba ng poso nung maliit ako sa mga pinsang ko pag sa bataan. Ganito yung igiban, pero sa labas lang naman ng bahay. Tapos ang pinaka laruan namin ng pagka naliligo kami, diba itong poso? Ito, di ba may natalsik dyan? Dyan, pagkabomba mo sa sirip. Grabe yung lamig dito. Morning, Tito. Bakit nagkakilala ako ni Tito? Di ba po? Si Tito lang nakakakilala. Good morning po. Good morning po. Dyan, back to yan. Taga Laguna rin po yan. Ah, Laguna po. Anong huling natin gamit ng poso? Yung sa ano? Zambales, no? Oh. Yung may nakita tayo itong ano, tinulugan natin. Ako buhatin mo. Ako buhatin mo. Malam binabahay si Dami sa iyo. Seven-thirty ng umaga pero may lamig pa. Mga anong oras kaya ito mawala? Yung lamig niya kahit na walang gaanong hangin pero talagang alam mo para sa loob ng rep, no? Mm-hmm. Mamaya tayo lalarga. Meron tayong pupuntahan. Tingnan kung tatakot pa sa akin yan. Ay! Ay! Ba't natatakot sa akin to? Nakilala ka na. Hindi na. Oh, alam mo akong ginagawa ah. Nilaglag mo ko sa kagabi. Sige na, mamaya. Nilaglag mo ko. Hindi, tatakot talaga siya eh. yung ang dami kong alaga, pero itong isang to ayaw umano sa akin, umamo. Ba't natigil ka dyan? Ha? Oy, ba't natigil ka? Huwag ka na matakot sa akin. Tumitigil eh. iwas tingin sa akin eh. Ba't nasama akin lang sa dik? Ha? Wala mo na akong ginawa sa'yo ah. Ito, tama-tama mo kapag hinihimas ko. Okay lang. Huwag dyan ka muna ano. May gagawin pa mami mo. Korean ang pangalan eh no. Hanje. Social eh, Hanje. Explore ngayong araw. Alas 9. Mag-alas 9:30. Ano suot niya, bro? Pang mabigat tayo. Sigurado kaya suot mo? Oh, walang damit naman yung suot. Ang mga kasama mo nakahampas loopers tapos ikaw nakaganyan ka? Hindi nga. Hindi pwede sa amin yung ganyan, bro. Dapat naka, awatan mo sila sa dik. Palitan ng damit to. Pwede kayang dapat ng damit. Ay, meron ako dito, may dala ako. Oo. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan naka-ampas loopers ka. Akala ko ayaw mo tanggapin yan eh. Ito na ba ang simula? Ito na yun. Shit. Parang ibang kapangyarihan ang nararamdaman ko ngayon ah. Okay, bakit wala ako nyan? Wala ka nyan? Tiranggal nyo na ba ako? Siya na yung papalit sa'yo eh. Ako lang, kamukha mo naman ako. Suot na. Suot natin kung babae. Yun! Damo ko yung lakas ng hampas loopers ah.
Nakikita mo ganyang kainit na yan? Mamaya uulan yan. Ulan naman ang ramdam mo mamaya. Papagyo ito pala. Welcome to the Moto Vlogging World. Yo, my man! Let's do this! Let's go! Pero hindi pa rin ako moto vlog. Ayaw talagang tanggapin eh. Pero hampas loopers na. Oo, hampas loopers ako. Pero hindi ako moto vlogger. Yo, my man! It's in the house! Tinanggap na yung jersey. Wala siya magagawa. Napakakulay nung suot-suot niya. Good morning! Good morning! Welcome to Nueva Vizcaya. Dito sa Solano. At ngayong araw natin i-explore ang lugar na to. Kasama si Yo Ma Man and si Boy P. Siguro makakasama natin yan mamaya. At meron pang ginagawa. Nasa likod naman sila sa dike. Sarap ng hangin. Ang lamig pa rin. Kahit na medyo tanghali na. Woo! Sarap! Ganda ng bundok oh. Thank you Lord! At nandito kami ngayon sa Nueva Vizcaya. Gabayan mo kami ngayon sa biyahe namin. Thank you Lord. Amen! Okay, na-miss nyo ba ang HL? Na-miss nyo ba ang takbuhang HL? Wait, eto na! Oh, daming gasolina ni Kuya. Kuya, paing gas. Dito yung papuntang nalubunan, no? Yung kahapon. Ngayon, dadiretso tayo. Hop! Oh! Ino-overtigan ako ni Mamin, ha? Ito, yung magandang view. Kala, no? Tsaka dito sa kaliwa, anak ng Tokwa. Di mo alam kung saan ka titingin, eh. Alas saan ka tumingin? Maganda pa rin yung view eh. Wala na naman sila sa dik. Nasaan na yun? Uy! Akala ko dadaretso yung tricycle dun sa palayan eh. Kinabahan ako dun. Alang niya. Yung pala tatabi lang si Kuya. Sarap pagmasdan. Green na green. Kakarelax. Magang maga. Barangay Kalyat, Quezon, Nueva Vizcaya. Oh, ganda ng kotse ah. Kulay pink na Honda. Oh, banking! Oh, dito sa medyo dinadaanan namin, eh medyo may karamihan na yung aso. Kaya, ingat lang talaga. Dami rin pala ditong kainan, tsaka tindahan eh. At ang almusal lang namin kanina ay kape. Which is tamang-tama sa malamig na lugar. And we are now approaching Padol Bridge. Saan? Diretso. Saan kaya diretso nitong kaliwa? Welcome to Bonifacio. Ano nakalagay? Ito na yung sa pupuntahan natin. Padol Bridge. Kalyat Dam. Ano nakalagay? Kalyat River Dam. Oh, may Padol Resort pala dito eh. Ayun, no? Oh. Ayun, may mga ano. Kubo-kubo. Ang ganda. May bayad kaya dyan? Or libre lang? Asya, malalaman natin. Saan ang daan dyan, men? Ah, ito, sa kanan. Oh, ya. Ang daan? Tuloy po kayo, Padol Dam Resort. Open 7 a.m., close 5 p.m. Tolpi, motorcycle, scooter, 10 pesos. All goods! Bawal mag-picnic dito sa mismong ilalim ng ano, ng tulay. Mukhang may ginagawang kalsada rin sa may taas dun ha. Ayun oh. Binubungkal pa lang. Saan kaya labas na? Oh, ano eh, ang ganda. Malamig kaya tubig dito? Kasi yung tubig dun sa may poso kanina ay hindi naman malamig yun. Kasi galing saan yun eh? Ilalim ng lupa. Ito galing to talaga sa kabundukan. All goods. Ano? Kamusta ang pagsusuot? Kamusta ang pagsusuot? Pakiramdam ko, lumakas ako magmotor eh. Iba, iba yung galawan mo, sumasabay ka eh. Bigla napapabiro eh. Tingnan lang may atin itong, parang mini dam lang siya eh. Hindi naman siya yung katulad ng dam na talagang malalaki. Oh, gano'ng kaganda yan. Sobrang nakaka-relax yung ano, yung tunog ng agos ng tubig. Yung
Ayan yung nakikita nyo yun. Bagong kalsada, ginagawa pa lang. Oh. Inaano pa lang yung panabi. Hanggang doon pa lang yata. Pero once na magawa yan, hindi ko lang alam kung saan yung labas. Pero maganda, magandang ano yan. Daanan, pagka okay na. Para malaman natin kung saan yung daan. May nakalagay doon, bawal magbasag ng bote, mag-inom ng alak, mag-picnic, at tambay. Bawal. Multa, 5 pesos. Ano ba, 5 pesos or 500? Parang 500 yata yun eh. Ligo tayo dito. Tingnan tayo kung malamig nga yung tubig. Malamig? Sobrang lamig. Di pa ako naghihilamos kanina eh. Nag-toothbrush lang ako eh. Ya. Sarap ah. Kitang kita yung ano rito. Yung mismong tulay na dinaanan natin na yun. Biruin mo, kung hindi natin gagawin yung mga pagpasok sa mga lugar-lugar, kahit na ilang beses tayo mag-Philippine Loop, hindi natin makikita yung ganito. Kasi ang Philippine Loop naman is more on loop na paikot ba sa mga gilid ng Pilipinas. Pero kung nasa plano nyo naman na talagang puntahan yung ganitong lugar, is mas maganda maglaan talaga kayo ng araw, oras na puntahan. Kasi katulad ng Philippine Loop namin, may hinahabol na araw para matapos. E pagka ganito, talagang kahit mag-stay ka ng isang linggo, e mas marami ka mapupuntahan talaga sa gitna ng Luzon. Kaya nga ginagawa namin yung Cordillera level 1 hanggang magpunta tayo ng level 5. At sa ganun, mas makita natin yung itinatagong ganda sa mismong mga pasok-pasok ng Luzon. May dumating dito. Aba, si Wato, day dumating! Yun! Ako, meron ka pang gagawin eh. Nag-loop ako eh, dito kayo duman? Oo. Andun ako sa kabila. Grabe ka. Philippine Loop kasi yung pinag-uusapan eh, nag-loop tuloy ako. Ay, nakaano ka eh? Libot Pilipinas. Libot Pilipinas kay. Available sa Shopee. Check nyo sa description ni John Pax. Doon yung ito mabibili. May sizes pa ba yan? Meron. Hanggang ilan? Pinakamalaki. 5XL yata? 5XL, oh. Yung mga hanggang pinakamalaki, meron pa daw stock ng 5XL. Yun, oh. Tapos, yun, oh. Sumasabak. Oh! Ba't tinubad mo na? Pang motor lang to, kasi pag dito baka mamaya bumilis na naman ako eh. Gusto ko siya pag nakamotor para pag dito relax lang. Ganyan na, nakita mo, bilis ko kanina. Kaya ka, sinubukan ko eh. Sinibak ko eh. Maya maya, biglang humabol eh. Ah, ito, may nakalagay. Jolina number 1. Cottage for rent. Ah, may number pa. Bawal tambay dito, maraming salamat. Oh, bawal tambay. Mura lang naman yata itong cottage. Hindi mo tayo maghahapon? 100. 800? Grabe naman yung 800. Jolina yan yun, di ba? Ha? Jolina. Oh, Jolina. Dati Juput pa. Dati Juput pa. Sa dami ba naman ang dala natin? Malilimutan ba natin magdala ng upuan? Pakita ko sa inyo yung upuan na binili ko. Kasi nasira na nga yung isa kong upuan, yung una kong binili. Nung nag-level 1 tayo ng Cordillera. Ito mas matibay to kasi gawa to sa aluminum, mas magaan pa. Walang brand to, pero kung gusto nyo bumili, edi ilagay ko na lang sa ano, comment section yung link. Upuan? Siyempre. Ano ba yan? Matibay. Pobreng manlalakbay to eh. Yan yung gamit yung pobreng manlalakbay? Oo. Matibay? Matibay. Yung una ko nasira na agad eh. Sa ganito nasisira, yung plastic. Ayan, matibay. Malalaman. Hindi yan totoo. Malalaman natin. Iyan. Yun. Tagal na setup. Ligo na! Babasa pa ba akong tabi? Ayokong basahin yung jogging pants at mabigat pagka nagmotor. Babaw lang pala. Ganda pala ng view rito, no? Aba, nag-ano ka dito. Bababad ka sa tubig. Mas ganun yung makikita mong view. Dito pala masarap eh. Ang
masyadong maligo sa bahay nyo, umayo ka rito, no? Gamit lang eh. Nasa loob ako nung ano, nung mismong parkour. Sumabit? Nakisira. Pizza sa putol. Sakit. Wasak. Hila, wasak oh. Hindi, putol na yun oh. Oo, putol. Meron tayo next ngayon sa drone. Habang naliligo kami, sad to say, but nangyari sa drone ni Boy P. Para naalala ko yung sa akin, gantong-ganto yung nakakita ko. Yung sa akin naman din natanggal na ganyan. Gumaganong-ganon. Malakas ng impact. Hindi siya ano eh, ang pagkabagsak niya yung malala, no? Oo. Kasi tumama sa mababa cemento. Lang siya eh. Eh, bato-bato yung nandun. Huwag ka mag-alala. May darating dyan. Sis. Si Lord na bahala dyan. Alam kong kailangan mo. After naming maligo dito sa malapit sa Paddle Bridge, itong Calyat River Dam, ay kailangan muna naming umuwi. At nagugutom na rin naman kami. At saka, alam mo yun, yung medyo parang nakakalungkot dun sa nangyari sa drone ni Kuya, ni Boy P. At ramdam ko yung ganong senaryo na nagka-problema yung drone, bumagsak. Ganon na ganon yung pakiramdam ko nung nangyari sa drone ko nung nasa Vietnam ako. Yung kung kailan mo kailangan, saka naman nangyari yung mga ganong pangyayari. Pero tanggap na naman ni Boy P yung nangyari sa drone niya. Pero syempre, gagawan at gagawan ng paraan. At alam naman natin na napakahalaga ngayon ng drone para sa aming mga ganitong nagtatravel lagi. Para maipakita sa inyo yung ganda ng mga napupuntahan namin. Halos kaming tatlo. Ay talaga namang biglang parang nanlambot dun sa nangyari. Pero ganun talaga. Pagpatuloy natin yung susunod na pupuntahan natin, yung pangalawa, which is Pulse. Eh malalaman nyo naman kung anong pangalan ng Pulse at di ko rin pa alam.